So, what's up mga kapadyak? Magandang araw. So, andito tayo sa shop ngayon mga kapadyak. So, gagawin natin, papalitan natin ng BB yung ating bike. So, ang bike ko mga kapadyak is Forever. So, gagawin ko, papalitan ko siya ng square type na bottom bracket kasi may ingay na siya. So, bago yan, bago tayo magsimula mga kapadyak, kung bago ka pala dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi ka updated sa mga bagong video na i-upload natin. So, yun lang mga kapadyak, simulan na natin. So yun, ito yung bike natin mga kapadyak, naka 1x siya. Ayan. So gagawin natin, palitan natin siya ng bottom bracket. So ang bottom bracket nito mga kapadyak is square type, hindi pa siya naka-alotech. So gagawin natin, papalitan natin ng bottom bracket yan. Pero bago yun, kukuha muna tayo ng tools na gagamitin natin para matanggal natin yan. So yun mga kapadyak, ito yung tools na gagamitin natin. Ayan, ito yung Allen wrench na size 8. Ayan. Itong size 8 na ito mga kapadyak is dito yung ginagamit. Yan sa yan, yung nut na yan, yung Allen wrench na yan. So diyan yung ginagamit. Ayan. Para diyan yan mga kapadyak. So ang sukat ng Allen bolt na to is a size 8 na Allen wrench. Then kuha rin tayo diyan ng crank remover tools. So ito yung crank na remover tools mga kapadyak, ito yung ginagamit. Ayan. So kapag na-remove na tong Allen na to, ayan yung Allen bolt na yan. Ito yung ipapasok diyan para itutulak nito. Ayan. Para itulak niyan. So kapag naitulak na yan, matatanggalan natin yung crank arm niya. Ayan, para matanggal yan. So ito yung gagamitin natin. Then sunod, gamit naman tayo dyan ng bottom bracket remover tools. Ayan, ito yung bottom bracket na remover tools mga kapadyak. Ayan yung gagamitin natin para dito. Ayan. Yung gagawin natin mga kapadyak, tanggalin na natin to. Ayan, luluwagan na natin yung Allen bolt na yan para matanggalan natin yung pinakang crank arm niya. Ayan. Pasok lang natin yung Allen wrench dyan. Tapos, tulak natin siya pataas. Ayan. Ang pagluwag nito mga kapadyak is counterclockwise. Ayan. Kapag natanggalan natin siya, siyempre lagyan natin sa tabi yan para hindi mawala. Mamaya babalik natin to. So kapag natanggalan natin itong bolt na to, ayan. Dito na tayo gagamit ng crank remover tools. Ayan. Itong thread na to. Ayan. Dito natin siya ipapasok sa thread na to. Ayan. Ang pagpasok nito mga kapadyak, make sure nyo na hindi siya tagilid. Dapat pantay na pantay siya. Kasi kapag tagilid yan, maaaring malustrid yung pinakang thread ng crank arm nyo. Kaya kailangan pantay na pantay yan. Ayan. Ayan. Kapag matigas mga kapadyak, huwag nyo pilitin. Kasi kapag matigas, ibig sabihin tagilid yun. Kailangan malambot lang yan. Ayan. Kanya lang dapat yan mga kapadyak. Ayan. Tapos kailangan gamit tayo dyan ang size 15 na open wrench para dito. Ayan. Pagka mahigpit na to, saka na naman natin higpitan to mga kapadyak para itulak nya yung crank arm natin dun sa pinakang bottom bracket. Ayan. 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 So ito yung itsura niyan mga kapadyak. Ayan. So ito na siya. Ayan, ito na yung crank arm natin. So ito yung magtutulak mga kapadyak. Ito yung tatama dito sa pinakang body ng bottom bracket para itulak niya yung crank arm palabas. Kaya kapag magtatanggal kayo ng crank arm mga kapadyak o kaya gusto niyo magpalit ng bottom bracket, so ito yung isa sa tools na kailangan niyo. Tsaka yung pinakang bottom bracket remover tools. Sa kaliwa mga kapadyak, ganun din. Pares lang din ang gagawin niyo doon. So kailangan niyo rin to doon para matanggal niyo yung pinakang kaliwa. So yun mga kapadyak, tapos na natin tanggalin yung pinakang crank arm niya. So gagawin natin, tatanggalin na natin tong kanyang bottom bracket para mapalitan natin siya. So gagamit na tayo dyan ng bottom bracket removal tools. Ayan.
So ito yung gagamitin natin para dito. Then pasok lang natin siya dyan. Then saka natin siya din ang pababa. Ayan. Paabanti mga kapadyak ang din ito ah. Para lumuwag. Ayan. Ayan. So kapag ang bottom bracket nyo naman mga kapadyak matigas. So kinalawang siya, hindi matanggal. So tuturuan ko kayo na diskarte dyan mga kapadyak. So gamit lang kayo nitong isa na bottom bracket removal tools dito mga kapadyak ha. Pasok nyo lang siya dyan. Ayan. Papasok nyo siya dyan. Tapos kukuha kayo ng ihi. Ayan yung ihi na pang harap. Pang harap to mga kapadyak ha. Tapos papasok nyo siya dito. Ayan. Papasok nyo lang siya dyan. Tapos sigpitan nyo tong nut na to. Ayan. Pag may fit na yan, saka nyo, gamit kayo dyan ng size 24 na open wrench. Ayan. Papasok nyo lang siya dito. Ayan. Saka nyo siya didiinan. Kailangan mga kapadyak, may fit to ha. Para yung pinakang bottom bracket natin, apit na fit doon, hindi siya dudulas. So parang naka-welding na rin yun mga kapadyak. Kaya kailangan fit na fit to. So ganun lang yung gagawin nyo mga kapadyak. Kahit gano'n nakatagal live stock yan, kaya tanggalin yan mga kapadyak. Huwag na huwag nyo lang pupukupin to. Huwag na huwag nyo sisilsilin. Kasi masisira yan. Magkakaroon pati ng damage yung pinakang prim nyo. So ganun lang gagawin nyo mga kapadyak. Tingnan natin yan. Para mapalitan na natin siya ng bottom bracket. Ayan, kapag maluwag na siya, kamay na lang natin. Ayan, mamaya na natin tuluyan niya. Kailangan muna natin luwagan yung sa kanan para hindi gumagalaw-galaw yung pinakang ihi niya. Ayan. So kapag maluwag na, siyempre kamay na lang natin. Ayan. Saka na natin tuluyan tanggalin to mga kapadya. Ayan. So ganoon lang itsura niya, no? Din ang paglagay ng bottom bracket removal tools dito mga kapadyak, kailangan fit na fit siya. Kaya kailangan pasok na pasok siya dyan. At dapat kailangan hindi loose thread to ha, o kaya hindi siya bilog para hindi masira yung pinakang body ng bottom bracket natin. Ayan. Kasi ito lang yung yan, kita niyo yung mga gatla-gatla na yan. At dyan nakalagay yung tools. Kaya kailangan wala sira yan. Para yung tools natin hindi pasayaw-sayaw, hindi pagiwang-giwang. Ayan, dapat ganyan na ganyan lang. Ayan, fit na fit siya. Para safe na safe yung bottom bracket nyo mga kapadyak, hindi siya masira. Kasi kapag kabilog na yan, ito, bilog na to, kapag ka nabilog na yan. So, gawin nyo lang yung pinakita ko sa inyo kanina para matanggal nyo siya mga kapadyak. Ayan. So, kita nyo, dumi na siya. Ayan. So, yun, natanggal na natin siya mga kapadyak. Ayan, ito yung bottom bracket natin. So, natanggal na natin siya. Then, ito yung loob nyan, napakadumi. Hindi na natin siya nalagaan. Kasi naging busy tayo ng mga nakaraang araw. So ang bike ko mga kapadyak Forever 1x13. So ito yung model niya mga kapadyak, Forever X80. So naka 1x13 siya. So kasi di ko pa na-upgrade yung pinakang crank niya, di ko pa siya napapalitan ng Halotech. Kaya ginawa ko, doon muna papalitan natin kasi kulang pa tayo sa budget. Kaya gagawin natin bottom bracket lang muna, papalitan natin sa kanya. Yun, so gagawin natin mga kapadyak, linisin ko muna to para may salpak na natin. So ito na yung bottom bracket na ipapalit natin mga kapadyak. Ayan. So ang size nito mga kapadyak ay 110 kasi naka 1 by tayo. Ayan. Ito yung 1 by natin. 1 by na square, naka square type siya na bottom bracket. So hindi siya nakalotek. Ayan, ito yung 1 by natin. Ang pagpalit nito mga kapadyak, hindi basta-basta lang kayo bibili ng bottom bracket ha. Kasi ang bottom bracket may size yan. Nakadepende yan sa crank nyo. Halimbawa naka 2x kayo, naka 3x. So nakadepende yan size nyan doon. Hindi yan porkit naka 1x ka, bili ka lang ng bili ng bottom bracket. So kailangan alam nyo yung size ng bottom bracket nyo mga kapadyak. Para kapag bumili kayo, ayun yung sasabihin nyo doon sa bike shop. Kaya kailangan malaga tandaan nyo yung size. So yun, gagawin natin mga kapadyak, sasalpak na natin doon para gusto na yung Forever natin. So okay na yung ating bike.
So yung gagawin natin, lalagyan na natin itong mga padyak. So pagkabit yan mga padyak, make sure nyo lang din na hindi siya tumagilid. Ayan, kasi kapag ka tumagilid yan, maring masira yung pinakang thread nito. Ayan, yung bottom bracket, yung sa lagay ng bottom bracket sa frame natin. Ayan, yan ang ingatan nyo, na wag masira. Okay lang kung yung crankset lang masira mga padyak. Wag lang to. Kasi kapag ka nasira yan, wala na, goodbye na. Papa-retreat nyo yan. So, ganyan, nakalagay na yung kaliwa. Isasalpak na natin itong kanan para hindi siya tumagilid. Ayan. Kamayin nyo lang muna sa una mga padyak para ramdam nyo kung tumagilid siya o hindi. Matigas siya. Kung hindi siya matigas. Kasi kapag matigas siya mga padyak, ibig sabihin niya tagilid. Ayan. So, halos sumagat na siya. So, ibig sabihin niya pantay na pantay yan. So, saka natin siya gagamitan ngayon ng bottom bracket removal tools. Ayan. Para may sagad na natin ang husto yan. Yan, maigpit na siya. So yung mga padyak, tapos na natin ilagay yung bottom bracket. So naikabit na rin natin yung kaliwang arm. Ayan. So gagawin natin, ito na yung kakabit natin. Ayan. Para tapos na tayo. Din ito yung ikakabit ko ulit mga padyak, yung alin na to. Kasi mas maganda to kaysa dun sa bolt. Ayan. Kasi yung nabili natin bottom bracket, bolt lang yung kasama sa kanya. Hindi siya naka-alin wrench. Kaya gagawin natin ito na lang, isasama natin mga padyak. So pwede pa naman natin gamitin to. Wala naman problema yan. Ayan, okay na siya mga kapadyak. Smooth na siya ngayon. Ayan. Then, lagay na rin natin itong kanyang kadena. So, okay na siya. So, yun mga kapadyak, tapos na yung ginawa natin. Ayan, ito na yung bottom bracket na pinagtanggalan natin. Ayan. So ito mga kapadyak, nare-repack to. So ang ginawa ko, hindi ko na siya nare-repack. Pinalitan ko na lang siya ng bago. Ayan, kasi may stock naman ako. So sayang naman kasi. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang. Ayan. So yun mga kapadyak, tapos na yung ginawa natin. Bago tayo magtapos, shoutout nga pala sa mga bagong subscriber at mga viewers natin. So kung mga kapadyak, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay huwag makalimutan mag-subscribe. At pindutin mo na rin yung bell icon para live updated sa mga bagong video na i-upload natin. So yun lang mga kapadyak, maraming salamat. Sinagad dito na lang yung video ko mga kapadyak. Bye bye!